morning at syempre kasama ko pa rin ang aking ninang at tuturuan niya ako today ng binagoong baboy. Okay, let's start ah. Kunin natin yung sebo-sebo na nanggaling dun sa kusan pinakuluan yung pork. Hindi yan po cut yan. There you go. Okay, so start tayo dun sa white onion. Lagyan ko ng konti ng olive oil ah. Ito ba yung masasabi mo na talagang hinihiling nila na... Nang sisters ko, favorite talaga to. Paluto ako ng binagong ang baboy. Favorite to ng mga kapatid ko. Eh, since iisang village kaming lahat, mabilis ipadala sa kanila. Kailangan mo hintayin, di ba? Yan, na medyo yung... Mag-translucent. Yes. Yan, papunta na siya sa kagandahan. Pwede na tayo mag-garlic. Grabe yung garlic natin. Hindi, hindi naman ganyan kadami, pero marami-rami. Hilig mo talaga magluto? Yun ang relaxation ko. Kailan mo na-realize na gusto mong magluto talaga? Mom ko kasi nagluluto eh. So, buntot ako sa mom ko parate. So, sinasabayan ko siya. Ano yung pinaka-favorite mo na niluluto ng mami mo na na-miss mo talaga? Ano, yung spaghetti sauce niya kasi ginagamitan niya talaga ng totoong kamatis. As in yung fresh. Wow. Eh, ang trabaho kaya gumamit ng fresh tomatoes. Kasi di ba... Babalatan mo pa yon, tatanggalan mo ng seeds and all, pinakuluan and all. Pero itong ituturo mo na pinag-oongan, yes. Ikaw lang talaga nag-isip nito o meron kang pinaggayahan tapos in-enhance mo na lang siya. Hindi, kasi nasarapan ako. Meron akong show na ginawa in Bataan. Tapos yung bagoong doon, na doon lang galing. So, nung ano ko, sabi ko, ay gagawin ko to ng something kasi ang sarap-sarap ng bagoong niya. So, that's why. We can already put na the tomato. Okay, kung gusto niyong tumagal daw to, huwag ka na magkamatis kasi daw pag naglalagay ka ng kamatis, mas mabilis na mapapanis. Pero since makakain naman to within 2 days, ubos na siya, so pwede na. Ikaw, ano niluluto mo sa house niyo? Depende kung anong gusto ng asawa ko. All right. Hindi na nag-request yun. Hindi, dati alam ko nagbe-bake ka. Yun, nakikita ko na pinapost mo. Ang favorite ni Dong na binibake ko, carrot cake. Wow, matrabaho yun. Sa pagmamahal, ginagawa. Wow! Okay, o, lagay na natin to. Pinakuluan nito ng 2 hours with luya and bawang. And, so, yun lang yun? Hindi, yun ang ginawa ni Ate Mel dahil sinabi ko yun ang gawin niya para walang lansa. Kasi mamaya pa natin, if i-flavor, then di ba sobrang malasa na siya because of the bagoong. So, mix-mix lang. Sila Josh, anong favorite na dish na niluluto ko? Roast beef or carbonara. Or, ang si Bim, ano kasi, hindi, mahilig siya talaga sa steak. So there, nakita mo na, di ba, na nanuot parang na siya. Ko, parang gusto ko din gamitin yung heart na ano. Oo, ito. Oh, sige. Niregalo to sa akin, kasi alam nilang, cute. Lagyan na natin ang papaanghang. Okay. How, anong level ang gusto mong anghang? Well, nagpapaano ako, nagpapa-breastfeed ako eh. Not so. Ako na lang. I have both the, oh, sige. Yung red na sili na matapang talaga, at yung siling pangsigang. Ay, ito na lang. Alam mo, meron nakalimutan. Nasaan yung dahon ng laurel? Para nakita ko meron na siya kasama nung nilaga. Ayun, meron na. Okay. Now, what we're going to do is lalagyan ng konting vinegar. Once you put the vinegar, hindi mo pwedeng haluin. Kailangan mo hintayin na sumingaw at umamoy. O, lagyan natin. Ganyan. A little bit more. Tapos hayaan mo lang. Yan, pero naamoy ko na eh. Oras daw na... Hindi, konti pa. Kailangan... Ma-feel. Ayun, thank you. Later na to, pero... Ayan. Ganun dapat eh, di ba? Parang maamoy mo. Sana. Yun, nung umamoy kong sumingaw na, pwede na. Halu-haluin na natin siya ulit. Okay, and now, eto na. Sorry, anak. Ito yung ina-endorse ko. Kung ayaw mo gamitin, okay lang. Ano to? Alam mo na. Ay, malay mo! Oh. Pwede rin ako. Oo, di ba? Malay mo. So, yun. Oh. So, lagyan lang na konti. Konti. Tapos, lagyan lang ng black pepper. Ma-pepper ako. Mahilig ka ba? Mahilig. Sa paminta. Sabi ka ng asawa ko minsan, ang dami na namang pepper nito. Babasa mo naman. And then, ito na. Ito. O, lagay ko na yung bagoong. Malalaman natin later. Yung, mas madali kasi, di ba, they always say, mas madaling magdagdag kesa humabol. So, paunti-unti muna natin until talaga ma-feel natin na pumasok siya. Ang lola mo ba, pag nagluluto, every time she puts suka or anything, or tomato, naglalagay siya ng sugar? Hindi. Kasi ang mommy ko ganun eh, yun na sinabi sa akin na anytime na meron kang acid or may tomato, kailangan lagyan. Lalagyan ng konting sugar. So maglalagay tayo ng konting brown sugar lang. Okay. Konti lang. Doesn't have to be a lot. Kaya try natin muna. Kasi hindi pa ako naglalagay ng salt. Lasting salt kasi para malaman natin kung kailangan o hindi na. So let's try.
Napasok ka ba? Hindi. Parang dinerecho mo na. Ako, blow pa ako. Pakit pa ako ng pakit dito na blow pa ako ng blow. Hindi masyado. Ayan, tapos, lagyan natin ng konting-konting salt. Pink salt yung Himalayan, maganda daw yun. At yun yung sinabi ng doktor ko na pag high BP ka, pasado sa'yo. Konti lang. Ay, may ganun? Yes. Pink, social, pink salt. Good for the body daw. Yun yung healthy daw. Ayan. Hayaan lang natin to na ma-absorb niya lahat ng flavor for about, I guess, 5 to 10 minutes lang. Tapos okay na. Try ko yung sa'yo, ha? Ay, hindi, hindi. Okay na yan. Gusto ko i-try yung sa'yo. Bakit? Yan na lang. Wow. Masarap yan! But I will ipatry yung sa'yo! Ayoko! Bakit? Sige na nga. Try. Ito talaga. Okay! Di ba ako makuha? Wait. Oh, ay, ang ganda. Ano, fork tender na siya talaga. Oh, wait. Diretso. Ang init din diretso mo. Nakakaloka. Sarap, di ba? Ako din nga. Pati try mo. Ko. Okay, go. Oh. Stipan daw para ano, hindi mukhang peachy. Oo. Oh. Sarap. Masarap. Hindi mo nagkakalayo yung lasa ng luto namin, in fairness. Ready na siya to be served.